sasakyan, sir, no? 80-80 yan, hindi naman siya sasakyan sa ganito. No? Sakto lang. Pwede mo videohan, videohan ko lang.
60 by 80 to. So kanina pinagbawalan tayo mag-video ni ate tungkol sa pagpapalit ng gulong. So pinapalitan ko na siya kasi dalawang beses na ako sumisimplang. Dalawang beses na ako nadudulas. So, tulad kanina, nagdulas ako. Kasi upod na upod na yung gulong ko sa harapan. Stuck pa kasi yun, dalawang taon na hindi napapalitan. So pinapalitan ko siya ng 80 by 80 by 14. Mas malaki siya ng konti. Then, habang pinapalitan siya, nakita na yung brake pad ko sa harapan, sa disc brake, is upod na as in wala na talaga siya. Kaya napapalitan ko na rin siya. Yung halaga nga pala ng gulong ko is 1,100. Then yung sealant is 150, yung pito is 50, tapos yung kabit 50 din. So 1,350 yun. Tapos yung brake pad sa disc brake, bali 100 lang siya. Tapos 100 yung pakabit. Bali, pumatak na ng 200, bali 1,550 para lang dun sa harapan. So, yun, meron pang isang malaking problema itong motor ko kasi yung fork ko is paleng. Yung tinidor niya is paleng dahil nga kasi ilang beses na siyang nasemplang. So, yun naman yung pag-iipunan natin. Nagagastos siguro ng mahigit 1,000 daw yung para doon. Para hindi na siya lumalagodok kasi lagi siyang lumalagodok, tunog siya ng tunog. So, kailangan ko talagang ipagawa yun para mas safe yung biyahe ko. So, delikado yung ganong issue eh. Baka mamaya tuluyang mabasag yung bearing ko. Tapos, baka mas maipit pa, mas magka-problema pa ako sa kalsada. So, yun lang. Doon yung pagawaan, doon yung sa may Marulas, sa harap siya ng Marulas Elementary School. Dito sa Valenzuela, dito na ako nagpakabit kasi sa Takara, laging out of stock yung mga ganitong klaseng gulong. Ayoko naman kasi na sobrang mahal katulad ng Pirelli at Michelin. Okay na sa akin yung ganitong klase lang. Harapan naman siya, hindi naman siya ganun ka lamog. Hindi katulad doon nasa likuran. Yun, pag may karga ka, mabigat talagang siya ang sumasalo ng lahat. Hanggang dito na lang mga pap, sana makatulong yung video na to, pagkakaroon nyo ng idea sa pagpapakabit ng gulong. So yun, medyo bitin nga lang yung video natin kasi yun nga, pinagbawalan tayo na ate kung kailang halos kalahati na yung nagagawa ni kuya. Kay kuya okay lang naman daw eh, pero nung si ate privacy issue, pero okay lang. At least kahit pa paano, napakita ko kung paano tananggal kabit at lagyan ng sealant. So maraming salamat sa inyo mga paps, ride safe sa inyo, peace.